Dito ako ngayon sa supermarket. May bibilin ako. Ah, dito banda siguro. Ayan, dito na nga. Okay, kung nga ito. Ay, ito na lang ang kukunin ko. Ayan po, dito na ako sa cashier. Ito ang lulutuin ko ngayon. Ito po ay karne ng baboy. Ayan po. Ito naman ay atay. At saka gumagamit din ako ng puso po. Ayan. Ako gumagamit ako pag gumagawa ko ng higado. At saka ito po ay garbanzos, bell pepper, carrots, at syempre ito ang magpapatanggal ng lansa sa karne, yung suka. At syempre po ito naman ay soy sauce. Yan. At syempre ito ang magpapabango at magpapasarap sa karne, sibuyas, bawang at laurel. Yan po. At syempre po, gagamit din tayo ng moon cubes. Ito po. At syempre, black pepper at cooking oil. Okay, yan lang po. Ngayon, umpisahan na natin magluto. Ayan, lagyan na natin yung kawali at sindihan. Painitin muna natin konti ang kawali. Tapos lalagyan na natin ng mantika. Yung mga iba, inuuna nila ay bawang at saka sibuyas. Pero ako po ay uunahin ko muna yung karne para papupulahin ko muna. Kasi yung mga iba, sineseparate nila na ginigisa. Pero ako, yung una ko ay gigisahin ko muna itong karne. Ganyan po. Yan, kunti lang ang nilagay kong mantika dahil ito ay medyo maraming taba. Yung nabili ko ay hindi maganda. Pero okay na rin po. Dahil may laman lang, kaso lang marami-rami yung kumpita ba. Pero ayos yan. Kung may yung bawang, tignan nyo po eh, hindi maganda. Kasi pag inunan mo yung bawang, siyempre, masusunog yung bawang habang ginigisa mo yung karne. Kaya hinuhuli ko yung bawang. Yan. Ano lang po, haluin. Ayan. Lakasan ng apoy bunti. Sunod na natin itong sibuyas. Ayan. Tapos ilisa ulit natin. Tumpok. Bango-bango. Ngayon, unahin muna natin itong puso ng baboy. Ayan. Na i-isa rin. Ito po, kaya nakita nyo na ganito, kasi mas maganda pag pakuluhan nyo muna yung mga itong karne ng baboy, itong puso, at saka yung atay. Haluin lang na ganyan para hindi masunog. Ayan. Ang atay naman ay susunod natin na igigisa.
sasabay natin yan. Yan. Lalagyan naman natin ngayon ng paminta para lalong babango. Ayan. Ayan. Tapos lalagyan na natin ng suka. Okay. Ayan. Tapos hayaan muna natin makukulo ulit. Sunod na rin natin itong laurel. Yan. Para lalong babango. Tapos haluin. O, kulong-kulo na. Ang bango. Lalo, ang nagpapabango. Itong laurel. Tapos, inagyan ko ng suka. Siyempre po. Yan ang nagpapatanggal ng lansa nitong karne, yung suka. Kaya pag kayo ay nagluluto, huwag na huwag niyong kalimutan maglagay ng suka palagi. Ipitikan niyo, hindi naman yung marami. Itik lang po. Okay? Ang isusunod uli ay itong nor, cubes. Para kakapit yung lasa sa karne. At siyempre, sasagaw na rin po yung sauce niya. Ayan, lagyan natin ng isa. Tapos hahaluin natin para matunaw yung nor cubes. Ayan. Simple lang naman na gawin ito. Pero, depende sa magluluto. Kasi kanya-kanyang strategy. Ilagay na rin natin itong soy sauce para kakapit lahat. Yan po. Sinagawin natin ng hindi. Ilagay ko na rin ng carrots habang pinapalambot yung karne. Ayan. Sahaluin natin. Ilagyan ko muna ng akit para habang pinapalambot yung carrots. Saka na natin isunod yung bell pepper. Tingnan na natin. Ayan. Lagyan na natin itong bell pepper. Okay. Halo ulit. Ganyan. Tapos tatapkan natin ulit. Saka natin isusunod yung garbanzos. Yan. Dahil panghuli lang yung garbanzos. Dahil siyempre nakadilata kasi yan. Hindi yung press. Tignan na natin kung pwede nang ilagay yung garbanzos. Ayan. Ah, okay na. Ilalagay na natin. Ayan. Tapkan uli natin konti. Mga ilang minutos. Tapos, pwede na natin templahin. Ngayon, bubuksan ko na. Titimplahin ko na kung okay na ang lasa. Ayan. Ito na rin yung mga ingredients niya. Mahirap masubrahan ng luto eh baka malalapsak. Ah, okay. Medyo maalat kunti. Kaya lalagyan natin kunti ng asukal para yan naman titimbang ng lasa. Pero ako, sa totoo lang, hindi ako naglalagay ng asukal. Pero ngayon, susubukan ko maglagay na yan. Yan po.
Yan. So, sa haluin uli. Saka natin uli itikman kung okay na ang lasa na. Kung tama na yung templa. Pag okay na, papatayin ko na. Pangalawang templa. Tamang-tama po. Okay-okay ang lasa. Tamang-tama rin yung linagay kong asukal. Luto na. Pwede na ilatag sa lamesa.